with this ano decision of Monggo, paano na? Mabuti si Juan, si Rocky po biglang tumalon. Ngayon, pag-usapan po natin yung pagtumbling ni Monggo. Ano niya, Mr. Marapilias naman? Kakantsawan mo na naman. Yan kasi. Tumumbling, mga kababayan, patras. Si Monggo, abandon ship. Kung sasabong, mga kababayan, yung manok ng ating Pangulo, hindi pa nagsisimula yung laban. Ginaganon-ganon pa lang, oh. Pinapractice pa lang yung election po. Yung kampanya, Pebrero pa, 2022. Ginaganon pa lang, oh. Ayun, biglang lumipad. Puso niya ang pagtakbo. Ayon kay Go, pagkakita ng manok na pula, si BBA, mga kababayan, na laging napakarami yung... Ayun, talagang nasindak sila doon. Tingnan ninyo. Pakita ko sa inyo kung ano yung crowd, mga kababayan. Kahit saan pumunta si... Kahit nga wala si Bongbong Marcos dito nga sa amin. Wala man si Bongbong. Wala din si Sarah. Matindi, mga kababayan, ang crowd. E ngayon nga, nandun sila sa kuhan, si Inday at saka si Bongbong Marcos, nasa lugar ni... Ano nga ang lugar yon? Lugar ng nanay niya, mga Romualdez. Ayun. Ang dami-daming sumalubong, mga kababayan, doon. Tingnan ninyo ito. Ha? Sa Leyte. Tingnan ninyo ito. Paano hindi masindak? Sino namang kandidato, mga kababayan, ang may crowd na ganito? Pagkita ko sa inyo. Talagang masisindak yung administrasyon. Si Bongo po, hindi pa nagsisimula yung laban. Lumipad na palayo. Tumabdi. O ito yung matindi, yung Bulacan. The other day ito, matindi. O, Baler Aurora. Hindi ganyan panginaan ng loob. You just imagine, administration candidate na po siya. Ngayon, ang tanong, with this ano decision of Monggo, paano na? Mabuti si Juan, si Rocky po, biglang tumalon. Iniwan yung ating Pangulo bigla. Bala na kanya kayo dyan eh. Ha? Na-sense ni Rocky na si Monggo, mga kababayan. Ano yung tawag doon sa sabong? Iniwan kasi ako, nagsasabong po. Kaya hindi ako, chupi ba yun ang tawag doon? May llamado, may dihado. Pero yung manok, mga kababayan, na yung bibitawan mo pa lang, pagkatapos ayaw talagang lumaban, gumaganon-ganon. Hindi man lang tumatayo yung tawag dito sa amin, tamburo. Gumaganon-ganon. Di ba yung gustong lumaban na manok? Gumaganon-ganon siya. Tapos, yun, yung tamburok nagsisipagtayuan dito yung... Si Monggo po, isang tingin pa lang, biglang lumipad po. Una, umiyak. Pagkatapos, biglang lumipad palayo.
Yan kasi. Oh, ngayon, ang tanong natin sa ating Pangulo, sino na ngayon ang kandidato mo? Inooferan ka na ni Bongbong Marcos na i-adapt ka. Ayaw mo, inaaway mo yung tao. You see? O ngayon, another question, President Digong, sino ngayon ang weak leader? O ngayon, kinain mo na lahat ng inyong mga sinabi. O anong gagawin mo ngayon? Wala kang standard bearer, wala kang manok, administrasyon ka. You are the president. Pagkatapos, wala kang kandidato sa pagkapangulo. Sino ngayon ang i-endorse mo? O ngayon, nakita ko sa balita, interesado si Yormi. Sabi ni Yormi, kung ako ang i-endorse ni President Digong, welcome yun sa akin. Kasi, dito yung statement po ni ano, ready daw siya. O kahit, kahit binanatan mo din si Isko, o ito o. Kaya balita dito. Sabi rito, Isko says, won't refuse Duterte endorsement after Bongo drops out. Ah, saan ka na pupunta ngayon, President Digong? Kung pumunta ka kay Bongbong Marcos, kinain mo lahat ng ano, dinila mo yung lahat ng mga sinabi mo. Ngayon, kung halimbawa, tawag doon, kung magdalanghiya ka siguro, then siguro magiging desisyon nito mga kababayan sa tingin ko, wala na lang siyang i-endorse. Di ba? Kasi nakakahiya sa'yo na i-endorse mo si ano, endorse mo si Bongbong Marcos, na nilait-lait mo. Pinagsabihan mong weak leader, never kang naging Marcos, ayaw mo man sa mga Marcos, pero yung unang mong mga statements noon, gusto mo yung Marcos. Tapos, pinagsabihan mo pa si Bongbong kahit hindi ka inaaway na ano managawa nitong anak, yung tatay. Okay, pero yung anak, ano na-prove nito? O ngayon, may na-prove na siya po sa inyo. Yung manok ninyo na sinasabong ninyo kay Bongbong Marcos, lumipad pa, ano? Tumakas, lumipad palayo. Ngayon, tanong, sino yung weak leader? Between you and Bongbong Marcos, you are the sitting president. Bongbong Marcos is just an aspirant, candidate for president. Pero yung una, yung anak mo, ayun, sumama kay Bongbong. Nandun ngayon sa, ano, ayan. Ipagkita ko sa inyo yun. Tuwang-tuwa si Inday, mga kababayan. Inggitin natin itong Pangulo, mga kababayan. Nasobrahan kayo po, ano, mahal na Pangulo. Nasobrahan kayo kasi sa hangin. Paano hindi lumipad palayo?
So na-prove ngayon, mga kababayan, hindi pa matagal ng pagsasalitaan ninyo ng mga masasama si Bongbong Marcos, lait-laitin ninyo, lahat bumalik, backfire lahat sa inyo. Anong sasabihin ninyo ngayon? This is, you know, dawag doon, a crushing defeat on your part. Nag-crumble lahat eh. So you are now headless. Yung mga kandidato ninyo pagka senador, si Belica, si Robin Padilla, wala na. Magkakanya-kanya na yun. Buti si Roque, ayun. Nakapag-desisyon ka agad. But anyway, baka i-adapt din tulad po ninyo. Pero siyempre, habang sinabi ni Bongbong Marcos na i-adapt ka, ano ngayon? Will you accept the offer of Bongbong Marcos? Kainin mo na lang siguro yung lahat mong sinabi or mag-public apology ka. Mga kababayan ko, nagkamali po ako, tao lang po. Public apology ka. Pasensya na po kasi naging ganid na po ako, nasarapan ako sa posisyon. Gusto kong itulad sa Dabao ang Palasyo Malacañang. Hindi pala uobra yung aking laro. Sorry. Siguro tatanggapin naman yun ni Bongbong Marcos. Di ba? Or dahil sa pride mo po, hindi ka na lang mag-endorse. O baka gusto mong endorse si Isko? Ngayon, ang tanong, yung endorsement mo ba, or si Ping, or si Pacman, lahat yan inaway mo eh. O si Lomi. Mamili ka na dyan sa mga mutations nga kayo eh. Di ba? Pero sa tingin ko po, Mr. President, yung kwan po ninyo, yung tawag magic ninyo po, kung sa panahon ni Cory magic, yung magic mo nung 2016, you lose the power. Wala na. Nainis sa inyo eh. Ako nga, inis na inis sa inyo. Ngayon nga, yung balita naman doon na gusto mong pilitin yung mga tao. Yan kasi. Hindi magkakamali kasi yung Bible. Yung mga mapagmataas na tao at mga hambog na tao, mayayabang, aalisin ng Diyos yung yabang po ninyo. In this time, it is a crushing defeat on your part. Bakit? It is a great insult on your part. You are losing power this time. And hindi na magtatagal, uuwi kang mag-isa mo. Ito mga politiko naman eh. Wala man yan sa'yo dati eh. Kasi nasa posisyon ka ngayon. Kaya nandiyan pa yung iba. Pero inyong mga gobernador, hindi mo na yun. Tanong ko sa iyo, ilang gobernador ang will still support you with Bongo this time? Wala na kayong standard bearer. Wala kayong kandidato sa pagkapangulo. Wala din kayong kandidato sa pagka-vice-presidente. Kasi now iniwan ninyo, iniwan na kayo ni Inday. Sino na? Wala na kayo. Senador na lang. O magkakanya-kanya yung mga senador. Wala mang crowd. Pag pumunta kayo sa mga bayan-bayan, sa mga provinces, sinong sasama sa inyo? Sige nga. Wala mang kayong standard bearer. O di kanya-kanya kayo. Ang hirap ng ganon. Whereas si Bongbong Marcos, bubuo siya ng slate niya. Masalamat ka, kasama ka dun eh. But of course,
sa lahat ng pinagsasabi po ninyo, siyempre mahiya kayong sumama sa kampanya ni Bongbong Marcos. Nakita mo yung crowd ni Bongbong Marcos by the thousands. Ito yung sinasabi nating bulto-bulto. Anyway, so napatunayan lang natin mga kababayan in our analysis commentary. Tama yung analysis natin. Nanalo ka dahil sa mga Marcos loyalists. Inabuso mo. Pinagsasalitaan mo yung Marcos ng masasama. Ang tawag doon eh, wala kang utang na loob eh. Nilait-lait mo pa. But, alam namin, you test the waters. That is why you push Munggo to run. Nang makita niya, mismo si Munggo, nakita niya, wala. Wala niya akong makukuha dito eh. Yung mga Marcos loyalists pala niya, solid. Yung mga DDS pala niyang dilawan, kukunti lang. Yung mga DDS Marcos, yun ang majority. O, yun. And actually, that's the reason why Munggo biglang tumambling, umatras siya. Sayangan niya. And possibly, mga kababayan, may analysis. Possibly, yung mga funders po ni Munggo, hindi na matawagan. Hello, sir, yung one pledge po ninyo, ang tulong ninyo, kumusta na? Kasi magsisimula na tayo. Anong tawag doon sa telepono? Cannot be reached. Ano yan yung sabi na? Ay, cannot be reached na. Tapos, sino pa yung tataya sa inyong mga negosyante? Wala. Tataya ngayon kay ano, kay Bongbong Marcos, tataya sila. Kay Inday, tataya din sila. Pero sa inyo, wala na. Tinola na eh. Talo ng manok. Tinola. Wala na. Kung sasabong, walang tataya sa inyo. Siguro mga kababayan, in the coming days, pag nakita din ang ibang mga presidential candidates na wala, it is an exercise in futility sa pagsasayang ng panahon. Some of them baka makaisip din na tumambling patras. Si Lomi, malakas ang loob ni Lomi kasi si Lloyds, yung funder niya. And itong mga dilawan, na mga original dilawan, talagang disidido sila. Kasi yung connection nila hanggang doon sa ibang bansa. O, di ba? Sustain sila. And they will attempt to, you know, alam na ninyo, kung makakuha pa sila ng, ano, Mahika Blanca. Ah, Mahika Negra pala. Black Magic. Makakuha pa sila dyan sa Kumulik. I-operatean niya natin. Pero mahirapan sila kasi yung kanilang maestro Mahika Negro. Tumakas na. You see? Ngayon po, mga kababayan, ang situation yan. Pero kung makita man ni Lloyds and the rest of the funders, wala niya, hindi na uubra, ay baka yung lugawan po, mga kababayan, magsara. Kasi yung mga lugawan, mga kababayan, pink lugawan sa buong bansa, wala man tao. Ngayon, mga bata doon, kumakaway-kaway, wala man tao. Pilit na pilit, mga kababayan, yung mga supporters ngayon, nag-rally, yung mga militants, nagsuot ng pink. In most of these, mga militants po, wala man public support.
galit yung tao. Pero tingnan ninyo itong ugali ni Bongbong Marcos. Oh. Nalagang, iba siya. Ay, mahal na Pangulo, pakinggan po ninyo itong statement ni Mayor o ni Bongbong Marcos patungkol sa anak ninyo. Abang ikaw, salita lang salita ng masasama laban sa kanya. Yung anak mo na ngayon sumama kay Bongbong Marcos, napakasarap sa tayong pakinggan yung mga binibitawa na pananalita ni BBM. Eh, basahin ko po sa inyo. Sabi rito, Mayor Sara, lalaking kausap, may patama. Sino kaya yung hindi lalaking kausap? Ano po, mga Pangulo? Sino yun? Yung anak mo, sabi ni Bongbong Marcos, Sara, lalaking kausap. Very ano siya eh, forthright at saka maayos siyang kausap at hindi mo yung mga pang-intimidate, hindi mo siya makukuha sa ganoon. Meron talaga siyang sariling isip, kaya natatawa nga ako eh. Pati si GMA sinasabi, hindi mo pwedeng pwersahin ito, kaya nga magandang partner ito dahil hindi madaladala ng kahit na sino. Gagawin talaga niya kung ano yung palagay niyang tama at yung kanyang sariling pag-iisip, kasi siyempre lahat kayo nag-advise. Advise. Pero pag-iisipan niya yon muna. Pakikinggan kayo lahat, then mawawala yan ng kalahating araw. Pag-iisipan niya lahat ng sinasabi niyo, sabay sasagot siya, pero yung desisyon niya, kanya talaga. Usapang lalaki kapag kausap mo si Sara eh. Nakakatawa dahil babae siya. Pero ang expression sa Tagalog ay usapang lalaki, kausap mo lalaki. Bongbong Marcos, presidential aspirant, pagsasalarawan sa kanyang running mate na si Mayor Inday Sara Duterte. This is a slap, mga kababayan, on the face of the president. Lumalabas yung anak mo po, mahal na Pangulo, mas lalaki pang kausap. Kayo, pabago-bago, parang bagyo. Laban ninyo kung bakit yung pag-asa, mga kababayan, ipinangalan sa babae yung pangalan ng bagyo noon, pero ngayon parang binago na siya. May bagyong danti nga eh. Pero noon, panahon ni Marcos, until siguro just several years ago nang baguhin yung policy, laging babae. Tinanong ko yung pag-asa, whether bureau chief dito. Sabi ko, bakit? Lahat lalaki o lahat babae yung pangalan. Kasi yan niya, ang rason niyan, yung mga babae kasi, generally, madali magbago ng isip, pabago-bago, ganun. Yung bagyo nga niya, yung behavior ganoon, yung ugali ng bagyo, pabago-bagong direksyon. Ayun. Ngayon kasi may gender equality. Kaya may lalaki na. Pero sabi ni Bongbong Marcos, lalaking kausapan niya si Mayor Sara. Ngayon, ano, Master Maravilla, sa yung projection mo, yung tingin mo sa mga susunod na kabanata, pag hindi na makaya itong mga kasama ni President Digong na kandidato, baka tumambling papuntang Ilog, Pasig, pati yung Pangulo. Di ba? Kasi makikita mo talagang nakakasindak, mga kababayan, yung crowd. Landslide palagi. Kung ano nakikita ninyo sa ano, sa crowd, yun din ang reflection ng surveys.
It is just validated, mga kababayan, by surveys. So, ang lumaban ngayon kay Bongbong Marcos for president, nagsasayang lang ng kwarta at panahon. Pag nakita yon ng ibang mga kandidato, tatumbling din yun. Pag hindi na, wala na niyang support galing sa mga funders nila. Hindi man niyang gagasta ng kanilang sariling bolsa. Kahit si Ping, na ano sabi ni Ping? Ako niya, didiritso kasi nakakommit na din yung mga supporters ko. O sa issue ng unification sana, yung tawag doon, yung mag-field sila, yung opposition, mag-field sila isang kwan lang kung sino yung winnable, yun ang isosupport. Ngayon, sila-sila, naglaban-laban na, mabuti naman. Ang worst na nangyari ngayon, yung administration, nawalan ng kandidato. Karma. Ha? Yan ang tawag doon sa Hindu belief. Karma. Busong kung nandito sa amin po. Binosong yung Pangulo. Ito po yung napakalaking ano, leksyon na yung leksyon na nakuha ng ating Pangulo. Sumobra niya. Sumobra. O, kinalo siya ngayon. Wala. Talo na na. Abandon ship.